pa yun. So grade 10 po ba siya ngayon, grade 11? Tapos na yung filing natin na wala na rin tayong available slot dito. Ito, Ryan, ma'am, eh, ang nag-apply sa buong region, nasa ano, nasa Mutik 1,000, eh, ilan lang po ang puli na yun doon, 125 lang dito. First come, first serve po talaga na. Eh, sa kayo, ma'am, online application, kasi hindi po tayo yung nang magkapagsabit sa online. Ilagan sa office head. Ayan, si Ma'am Cheriza Bose. Ayan. At syempre ako po si Vanessa Doctor, ang mga kasama sa scholarship journey ninyo. Ako po yung magpa-follow up sa inyo. Ako rin po yung sasagot kung ano yung mga magiging questions nyo sa ating pagsabit ng mga documents. Ayan. At syempre kasama po natin ang ating videographer ngayon, si Serafino Bakiran. May Bakiran dito. Ayun! Bakiran. So, kung ano patagalit pa, pakinggan po muna natin ang mensahe mula sa ating OIC Regional Director, Ma'am Jubilin Alice Dumas. Ka-relatives yan, ka-relatives. Okay. A driver slash vlogger photographer. Alam niyo po kami sa OWA all around po. So lahat ng trabaho, tinatrabaho po namin sa OWA. So multitasking po kami sa kuya. No? So bago ang lahat, gusto ko muna kayong patingin ng magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga estudyante na nalilig po ngayon, and of course sa ating mga proud parents, and guardian or lola o kung ano man ang kasama. So magandang hapon sa inyong lahat. And gusto ko kayong i-congratulate, especially ang ating mga estudyante, ang ating mga dear scholar, and of course, ang mga proud parents na nandito. Alam ko, napakasaya nyo ngayong hapon na ito. Tama po ba? Yes! Actually, kami rin. Napakasaya namin. Ano? Kasi meron na naman kami mga bagong scholar sa OWA. So, additional na naman po sa mga scholar namin sa OWA. So, napakasarap sa pakiramdam. Tama po ba? And I know na ang unang-unang naging masaya is yung mga parents ninyo ng mga OFWs. Sino dito ang anak ng OFWs? Okay, meron bang kapatid? Wala. So, yung iba, guardian. Yes, ma'am. Wala yung mga estudyante. Tama? So, I know na exam nila ngayon, examination ng mga bata ngayon, eh, hindi sila nakapunta. We understand that. Ano? And kailangan naman, unahin pa rin ang pag-aaral. Okay? Anyway, ito namang
a contract, pwede na kanilang pirmahan kung sila ay may maluwag na oras na. Okay? So alam ko, masayang-masaya ang mga OFW na parent ninyo. Ngayon na nandito na kayo at kayo ngayon na nakapasok kayo sa OWA scholarship ng OWA, no? Alam niyo po, kung tatanungin ninyo kung ilan lahat ang nag-apply, meron ba kayong idea kung ilan lahat ang nag-apply ng scholarship sa online? 700, I'm sorry. Meron bang guess? Ma'am Bella, ilan lahat ang nakapasok online? So, under ODSP, we have 643. Okay, so medyo malapit-lapit ka na rin. So, 600 mahigit po ang nag-apply online. So, ibig sabihin, ganon karami ang interesado at gustong makapasok sa scholarship program ng UWA. Pero alam niyo ba kung ilan lamang kayo na nakapasok? Do you have any idea kung ilan ang stat lang? 12. So 13 and 12 is last time po. 13 for the grade, for the first year. Okay. So 13 for the incoming first year college or yung mga first year na ngayon, and then 12 for the higher years. So yun lamang po ang slot dito sa province namin sa area. So kung titignan nyo, versus dun sa mga nag-apply, napaka-limited ng slot. Tama po ba? Yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi lahat ay nabibigyan ng privilegio na makapasok sa scholarship. Yes, you can apply, pero yung slot, limited lamang po at hindi lahat ay nabibigyan. So, ibig sabihin, napakaswerte po ninyo. Kasi isa kayo sa mga nakapasok sa scholarship program ng at napakalaking biyaya at blessings yun, especially sa inyong mga scholar at sa mga parents ninyo. Kasi napakalaking tulong po yan sa magulang nyo na OFW at sa mga magulang nyo ngayon na nandito. Kasi malaking kabawasan din yan sa tuition fee ninyo. Magkano ang tuition fee ninyo? 16. Okay. Alam mo ba kung magkano ang mare-receive mo sa OWA? Do you have any idea? 20. Okay. Ikaw, sir, magkano ang tuition mo? 10. For SEM? Okay, 10. May EDSP ba dito, Ma'am Bella? Wala, puro ODSP. Mamaya pa mo. Okay, so ODSP. So tama si Adin, 20,000. Ang makukuha yung first school year. Okay? So, do you think yung 20,000 first school year, natatampot mo ba yun? Makatulog mo yung hindi, di ba? So, napakalaking tulog. Si sir na 10,000 every SEM na scholarship ay napukunan na yung kanyang tuition fees. Diba? So, wala na pong babayaran ang magulang mo sa yung tuition fee. Ang sasaluin na lang ng magulang mo is yung allowance. Okay? So, ganun ito yun. So, kung hindi nyo nabayaran sa school ninyo, babayaran lang po. Okay? So, ganun po ang mare-receive ninyo. Kaya napakaswerte po ninyo. And I know na napakasaya po ng OFW nung nalaman niya na isa kayo sa mga nakakasya. Yes. Napakaganda ng katanungan ni sir, ano? Actually, hindi pa ito orientation, pero nagtanong ka na, sir. Yes po. Tuloy-tuloy po yan. Kung first year kayo ngayon, hanggang makatapos po kayo ng pag-aaral na tuloy-tuloy po. I-discuss pa ba yan ni Ma'am Mela nyo, as long as wala kayong mga bagsak, or wala kayong mga bagsak, tama, no, Ma'am Mel? Draft subjects, yung mga yan. Tuloy-tuloy po ang scholar ninyo. Later, ma'am, magtanong tayo mamaya kay Ma'am Belay, ha? Pag in-orient kayo. Ibigay ko lang yung message ko. But anyway, sige, ma'am, ano ba ang katanungan mo? Mahirap tanggihan ng father, ha? Sige, mother. Ma'am, halimbawa kung nag-advance ka ng binayaran mo. Wala na, walang scholarship. Namroblema ka ba dun, ma'am? Ma'am, hindi naman makabahay, hindi naman makatest kung ma'am.
Huwag ka problema, mother, kasi ipapangalan natin sa bahay. Makukuha niya pa rin po yun. Di man po diretsong mababayaran sa school, makukuha po yun ng bata. So, kung sa inyo nakapangalan ng cheque, gamitin nyo ng tama. Gamitin nyo ng gamitin nyo sa pag-aaral nyo. Pagbili nyo ng mga books nyo, pang allowance ninyo. Diba? Kung nabayaran na ng magulang ng tuition nyo. Yun, malaking tulong yun sa bawat isa sa inyo at lalong-lalo na sa magulang ninyo. Kaya ang sinasabi ko, alagaan nyo mabuti ang inyong scholarship na nakuha nyo sa OWA, pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo. Mag-aral kayo. Study smart. Study hard. Okay? Sa iba po yun. Study effectively and efficiently. Okay? So, pagbutihan po ninyo ang inyong pag-aaral. At tapusin nyo po hanggang 4-year course no or 5-year course po yan. Kilala nyo na ba kung sino ang mga makakasama nyo sa education and training units? Kilala nyo na? Sige. Nandito si Ma'am Melanie ninyo, Ma'am Melanie Gapasen, siya ang OIC ng Programs and Services Division. At the same time, siya din ang focal person ng education and training unit. And of course, kasama ninyo si Ma'am Vanessa Doctornyo, siya po ang makakasama nyo for the education and training units. And of course, kung magpapasa kayo, kasi hindi naman kayo pupunta na Tuligaraw, kami kasi ay sa Tuligaraw, so dito naman kayo magpapasa, nandyan po si Ma'am Cheriza ninyo. Pwede niya kayong i-assist, Ma'am Cheriza nyo, siya po ang in-charge, sila po ang mga family welfare na officer namin dito sa probinsya ng Isabela. Okay, so pwede niya kayong i-assist, anytime po, pwede kayong pupunta dito sa office na namin. Okay? So, my dear students, mag-aral kayo mabuti, at gamitin nyo ng mabuti ang inyong mga scholarship. Okay? So, hindi lahat, tandaan nyo ito, hindi lahat ay nagbibigyan ng chance na makakuha ng scholarship program sa iba't ibang government agencies. Okay? So, isipin ninyo na kayo ay napakaswerte dahil kayo ay nakakuha ng scholarship program. Okay? So, in behalf of our administrator, Arnaldo Arnel Ignacio, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat and congratulations my dear students, my dear scholars, and of course to the proud parents po. So God bless us all and stay safe po sa ating lahat. Thank you. Okay, shift. Okay, summer term, na-discuss po na kanina, di ba? Sa scholarship, kasama na po yung summer. Doon sa 10,000 at 10,000. So, wala na po kami bibigay sa inyo sa summer. Kapag may summer class na required, inyong bulletin. Sa leave of absence naman, okay, pwede po tayo, for example, hindi naman namin kagustuhan, pero nung Monday, pagpasok namin sa office, nagkaroon na naman kanina ako. Ibig sabihin, meron na naman nabuntis na scholar. So, reality ito, huwag naman sana magkaroon sa batch na to, pero nung Monday kasi, pag-open namin ng messenger, Ma'am, hindi na po ako nagtuloy nag-aral kasi nalaman ko po, nabuntis ako. So, ganun. So, sabi ko, Ma'am, may ako na naman tayo. Okay? So, pag ganun po ang nangyari, huwag naman sana, pero, or kahit hindi na po please, huwag naman natin sabihin, pero yung parang nagkaroon ka ng mental breakdown dahil sa dala ng academic stress, di ba? Mga ganun. So, kinoconsider natin yun. For example, mag-letter ka lang sa OWA na parang, Ma'am, mag-leave of absence ko na ako sa school ng kahit one sem lang, ganun. I-aral natin yun, hindi nyo masusunod yung curriculum term na masunod nyo yung makatapos kayo ng 4 years, pero ina-allow ng OWA at hanggang 2 sems. Pwede, basta sulatan nyo kami. Pero wag naman sana. Pwede kayo makapag-leave ng 2 sems. Okay po yun? Pero wag nyo na pangarapin. Okay? Yun. Dito naman tayo sa shifting. Okay, sino dito ang first year? Second year? Second year, wala. Okay. Ang ODSP scholar, allowed po siya mag-shift. Like for example, yung nanay niya, sinabi na mag-take siya ng engineering. Pero ang gusto niya maging fashion designer. Diba? So, hindi sila katugma. So, pinilit ng bata na sundin ang kanyang parents. Pero nung kasagsagan na ng schooling, pagtanto niya na hindi niya talaga kaya doon. So, allowed lang po kayo
kayo, hindi mag-relate ang kontrata ninyo, as long as nasa first year and second year pa lang kayo. Pero pag third year na, at third year nag-shift, hindi na po pwede. Basta makakuha nyo pa rin yung ating 4 years pa rin. Okay, allowed po mag-shift first year and second year na. Okay. Pag may draft kayo, no na rin po yun. Pag nagkaroon kayo ng 2 incomplete grades. Ibig sabihin, so di ba meron tayong mga professors minsan na late magpasa ng grades sa registrar. Tapos pag mag-request kayo ng grades, nakalagay yung INC. Di ba? Kasi hindi pa kumpleto yung binigay. Or, meron kayong hindi na ipasa na output. Di ba? May lalagay dun sa grade yung INC. So pag nakakita kayo ng ganun sa certificate of grades nyo, huwag nyo lang muna ipasa sa amin. Kasi kapag nakita namin yun, subject ko. Tulungan nyo rin po kanina kung halimbawa po yung nakabayad niya si scholar or si parent sa school. Basta po magpakita po kayo ng proof or resibo na nakabayad na po. Pero kung example po na ang kanyang tuition fee ay 15,000, and then nakapagbayad na po ang parents ng 8,000, so meron pa po silang remaining na 7,000 na payable sa school. Ngayon po ang mangyayari dyan, babayaran po namin yung 7,000, papahalan po sa school, and then yung remaining po na 3,000 ay i-check po sa pangalan ng bata. So buong-buo po na makukuha po ng bata yung 10,000 pesos. Either ipapahalan sa school or sa bata. Okay po? And then, I think nabanggit din ng Vanessa kanina about yung leave of absence. Okay. So, kung may mga instances po or yung hindi natin inaasahan na pagkakataon na mangyari po sa mga bata na hindi naging maganda yung siguro yung nagkaroon sila ng problema, entitled po sila na mag-file po ng leave of absence. Basta po i-inform ang office at hindi po siya nalagpas ng isang po. Sana po ha, sa ating mga new scholars, huwag niyo pong bibigyan ng gap ang relasyon po ninyo between sa inyo po sa, at sa mga magulang or sa mga kapatid na OFW. Maging open po tayo. Okay po ba yun? Gaya po nang nasabi ni Ma'am Vanessa, kung may problema, lumapit kayo sa pamilya. Kasi yun naman ang unang dapat niyong tanong po, ang pamilya, ang mga magulang. Okay ba yun? Yes. Okay ba yun yung mga bata po? Yes. Parang yung parents at talagang ano? Excited. Okay ba mga anak? Okay. So okay na. Proceed na tayo sa contract signing para makapag-gis. Proceed na rin po tayo sa pag-request ng inyong condo. Okay ba? Yes ma'am. Okay na. Oh, sige. Hawak na po ang kontrata. Ay, may ballpens dito. Sino walang ballpen? Ang Vanessa, kapitigyan sila. Yung CFWSP po at saka EDSP, mamaya na lang po yung kasi hindi ba po yung mga ay, kontrata. Okay na. Ready na po. May ballpen na. May contract na po na hawak. Okay, yung first po dyan, yung Mr. or Miss, pangalan po yan ni Scholar. And then yung age po niya, residing at yung permanent address po. And after po niyan, Mr. or Miss, yung pangalan po ng inyong guardian na kasama ngayon, single or married, paki-underline po. And then, yung relationship po ni Scholar dun sa kanyang guardian.
aking ulit ba? Medyo ano eh. Okay, sige po, unahin po natin sa pangalawa po. Okay, yung Mr. or Miss, paki-underline po, guardian po yan. Ito po o, yung second. Of legal age, Filipino, single, married, paki-underline po. Ang kanyang civil status. Yung black po dyan is yung relationship po ni scholar sa kanyang guardian. Si Juan de la Cruz, 18 years old, residing at Ilagan City, Isabela. Complete address po, apat ito barangay. And then, Mr. or Miss, pangalan po ng guardian, nakasama ni nanay, ni lolo, ni tatay, and then, of legal age, single or married po, paki-underline po, baka si Lola po is single pa. Si Lola po ay single pa, diba? And then, yung relationship po ni scholar kay guardian. And next po, yung permanent address po ni guardian. Para kuha po natin yun. Okay. Tapos na po. Ako, nabawasan na lang yung 1 peso yung financial assistance, no? 999 na lang. Okay, next po. Study, living to age.